Anong problema ho natin sa inyong dalawa? Kasi po yung sasakyan ko po nawawala. Sinanla mo? Hindi ko pa sinanla. Alright. Okay, ganito ano? Bakit mo pinasa sa kanya? Kailangan ko pong opera lang. Kailangan mo ng pera? Apo. Ipasasalo mo? Apo. Salo, ibig sabihin, pina-assume mo sa kanya? Apo. Ang sasakyan mo ba'y utang sa bangko? Apo. Hindi pa tapos sa financing sa bangko? Apo. Ayun. Nilabag mong bangko, makukulong ka dyan. Ang sasakyan ay pribilehiyong makautang sa bangko sa pamamagitan ng katapatan na yan ay babayaran mo hanggang matapos yung termino 3 o 4 na taon o 5 taon. Pag ang isang sasakyan, umutang ka sa bangko, may kontrata, may kasunduan. Nasa kasunduan na yun, ang sasakyan na yun, hindi pa sa iyo, yan ay pagmamayari ng bangko, asset ng bangko yan, hanggat hindi mo mabayaran sa takdang panahon, 4 na taon ba yan o 5 taon, buwan-buwan ay kayo magbabayad. Ito yung mga sumusunod na hindi mo pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng isanla. Ipasalo sa iba. Parentahan. Krimen yun. Nasa pangangalaga mo, responsibilidad mo. Ikaw mananagot. Ikaw ang hahabulin. Ala kang karapatan, ipasa sa iba. Ipinasa mo sa kanya. Paano mo nakilala to? Well, best friend po kami. Magkaibigan po kami. Matagal well, dapat kung totoong kaibigan ka, sabihin mo sa kanya, huwag natin gawin yan, illegal yan. Ay, sinabi ko po yan sa kanya. Kasalanan mo pa rin. Lumabag ka na roon sa kasulatan sa bangko. Ito naman si Tokwang na to, pinasahan mo, ipana-assume mo sa kanya or maaari ito nagbo-broker para ipaso sa iba, ipa-assume. Tama? Ganun pong ginawa. O, ganun ka. Malay ko ba naman kung duro mo to? Pinasanla mo sa kanya, magkano binayad mo sa kanya? 150, sir. 150 mo siya binayaran. Yes, ikaw naman, magkano singil mo sa kabila? 160, sir, kasi 3 months. Hindi na importante, 3 months, 1,000 months, basta sinanla mo. Kumita siya sa'yo. Binigay mo yung pera. Ikaw naman, ipinasa mo sa iba. Naturalmente, nung pinasa mo sa iba, kumita ka rin. Bossing, huwag na tayo maglokohan. Kumita ka dyan eh. Alam nga ba nang pinasa mo sa kanya, pinasanla mo tapos tinakbo? Hindi, kumita ka dyan. Alam nga ba naman kukunin mo lang ng 150,000? Ganun lang kamura yung sasakyan eh. Ano, bios? O sige, bago pa? Huwag mong pagkakitaan yung isang sasakyan na hindi sa'yo. Hindi mo pwedeng ibenta, hindi mo pwedeng ipasa, hindi mo pwedeng ipasalo. Paglabag na yon. Sinalo mo, ipinasa mo sa iba, sabit ka! Eh sir, paano po yung taong pinasahan po niyo, nakukontak po niyo, ayaw lang po ibigay? Eh, paano mo isa nalala doon? Pinakilala sa akin sa... Oh, okay. Sino nagpakilala sa'yo? Si Ma'am Cherry. Kailan mo nakilala si Cherry? 2017, sir. Anong ugnayan mo kay Cherry? Bakit nakilala mo? Pinenta yung videos niya sa akin. May sinalo ka rin? Oo, sir. Tagasalo pala to eh. Na nakatrab, sir. Sa makatuwid na umiikot lang sa mga dorobo, kasama ka roon. Pareho kayong makukulong. Isa, dalawa, tatlo, kasama yung loko-loko. Ikaw, sabit ka. Sabit kayong dalawa. Kasapakat, martyrs and crime. Yung lukulukong tao na yon na binentahan mo, alam ko kung saan pupunta, sa kasino yon. Sasanla naman yon. Gagawa ng papel, maraming ganyan. So, ang sasakyan mo, posibleng napunta na sa kasino. Kasi sa kasino, maraming pamamaraan sindikato kung sino-sino binibenta. Kabisado mo to, tagal mo na nagsasanla, huwag kang maging inosente sa akin, bossing. Ang punto ko rito, krimen yan, accessory ka. Medyo laki-lakihan ang selda. Ihiwala yung babae sa lalaki. Hindi ako nagbibiro. Akala mo ba matutulungan kita dyan? Hindi. Ba't kita tutulungan? Krimen yan eh. Hindi yan ang aking mga public service. Kasi pag ganyan, tinuturuan ko kayo maging mali. May sabit kayong dalawa, ayaw kong sumabit dyan. Wala akong kinalaman dyan. Huwag kayong tatakbo sa akin. Larga!